Good morning po mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa atin na biniyayaan naman tayo ng Diyos ng isang buhay na nakakapanatili sa kanyang kalooban, pinanatili tayong buhay at ligtas tayo sa COVID-19. Meron akong naulinigan na ito yata ang April 30 ang magiging lockdown na. Ito yata ang plano ng Presidente Duterte. So, the war is still going on. Let's bring it on. The battle is still going on. So, kailangan ng Pilipinas na may makikipaglaban sa COVID-19 na nandun sa background, behind the scene. Kasi ang nasa camera dito, ang presidente natin si Duterte, na kailangan talagang mabigyan ng malaking tulong ng Diyos para magtagumpay tayo sa COVID-19. At merong eksena sa Bible, nababasahin ko sa inyo isang eksena na kailangan yung may authority ay talagang suportahan ng prayers behind the scene ng iglesia. Ito yung nakasulat sa Exodus 17:8-16. Basahin natin yung istorya. Nang magkagayon, dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. At sinabi ni Moses kay Joshua, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumabas, lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Joshua gaya ng sinabi ni Moses sa kanya at si lumaban kay Amalek. Sa kanya ay lumaban sila sa Amalek. At si Moses at si Aaron at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol, overseeing. Nandun sila sa taluktok, tinitingnan nila yung labanan. At nangyari, pagka itinataas ni Moses ang kanyang kamay, ay mananaig ang Israel. At pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, nananaig si Amalek. So, ang authority o yung tungkod, kasi kapag sinabing may tungkod, ibig sabihin may authority. Katulad ni Aaron, siya yung may tungkod na namulaklak, siya yung binigyan ng Diyos ng authority. E sa Pilipinas, ang may mataas na authority na may hawak ng tungkod, ang Presidente Duterte. So may kasama si Presidente Duterte doon, si Aaron, tsaka si Hur. Doon sa pag itinataas yung tungkod, nagpapanalo ang Israel. Pag nabababa na, nananalo si Amalek. Tuloy natin yung istorya. Dadapat ang mga kamay ni Moses ay nangalay. At sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. At inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay. Ang isa'y sa isang dako at ang isa'y sa kabilang dako. At ang kanyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. So ang ginawa ni Aaron at saka ni Hur, naglagay ng bato para maupuan ni Moses kasi nangangalay. Napapagod din ang presidente natin. Lalo na yung mga nambubuisit dyan na kalaban sa politika. Napapagod din yan . So kailangan irepresyon. Para lumakas yan, bigyan ng bato na upuan. At ang batong ito ang Panginoong Jesus. Rest on the Lord kailangan ng ating presidente na nakaupo sa ibabaw ng bato. At may katulong siya si Aaron na siyang authority of the church at saka si Hur na member ng church. So ibig sabihin, ang pastor, obispo, ang member ng iglesia ay sama-samang mananalangin na itataas ang kamay ni Moses o ng authority para manalo tayo sa laban ng ito. Kailangan ng Presidente Duterte ang panalangin ng iglesia. At ito nga ang misyong ginagampanan natin ngayon na ang iglesia ng Panatiw ay nakikiisa sa kalooban ng Diyos na susuportahan natin ang laban ng ito. Let's bring it on! At nilito ni Joshua si Amalek. So ang nakikipaglaban dito, ang namumuno ng pakikipaglaban, si Joshua, ako. Ako ang ginagamit ng Diyos makipaglaban dito. Ngayon, ang katulong naman sa prayers, ako, ang buong iglesia, para manatili yung tungkod ni Moses, mananalo tayo sa labanan. At nilito ni Joshua si Amalek at ang kanyang bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. At sinabi ng Panginoon kay Moses, isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat. Ipagbibigay alam mo kay Joshua na aking ipalilimot ang pag-alala kay Amalek sa silong ng langit. At nagtayo si Moses ng isang damban at tinangilanan Jehovah-Nisi, the banner of God. So ibig sabihin, nanalo ang Israel sa pamamagitan ng pagtulong ni Hur at saka ni Aaron sa pagtaas ng kamay o yung authority, tutulungan yung authority. At napapansin ko nga na nagagabayan ng Diyos si Duterte sa mga decision making niya. At ito nga ay paabuti ng April 30 at ito ang kagandahan nga nito na confirm talaga na kailangan
pahabain. Kasi ito din ang naging istorya kay sa Genesis, ano eh. Yung istorya ni Noah naman. Ang istorya nito naman kay Noah, babasahin ko rin itong istorya na to, ha. Kasi after 40 days, binuksan na ni Noah yung bintana, eh. Tinignan niya yung kapaligiran, eh. Kung wala nang ulan, eh. At after 150 days nga nun, tumigil na yung baha, eh. Wala nang tubig. Tapos, binuksan niya yung bintana ng barko for 40 days. Pero to confirm na pwede na silang lumabas, nagdagdag pa ng another 14 days. So, bago lumabas ng barko, si Noah at ang buong pamilya niya o ang buong iglesia ay kinakailangan 54 days. Eh, nabasa ko nga dito, sa may nagdala rito sa retreat na, ewan ko sino yung nag-upload doon, na 55 days yung Wuhan. Totally, na-wipe up yung virus. So, biblical yung nang ginawa ng Diyos sa Wuhan. Biblical yun. May guidance ang Diyos sa mga pinuno nila. Ngayon dito sa atin, may guidance yan. 54 days naman ang kailangan. Eh, lampas pa yata, di ba? 30. How many ba yun? 13 yata ang ano na eh, di ba? Sa 13. So, another 27 days, 30. Lumampas pa sa ano, 54 days. So, hayaan natin sa ano yan. Kwentahin na lang natin. Basta't nandun ang puntos eh. At 40 days plus 14 days, 54 days pa kailangan para safe na tayo paglabas. Basahin natin ang istorya. At nangyari pagkaraan ng 40 araw na binuksan ni Noah ang dungawa ng sasakyan na kanyang ginawa. At siya'y nagpalipad ng isang uwak. At ito'y naparoot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. So nagparoot parito lang yung uwak. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tignan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Dadapot hindi nakasumpong ang kalapati nang matatagpuan talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sa sasakyan sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa at iniunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya sa sasakyan at naghintay pa muli ito ng 7 araw. So after 40 days, pinadala niya yung uwak. So nagpalipad-lipad lang. Tapos pinadala niya itong kalapati. Kasi ang kalapati bumabalik yan eh. Pinalipad niyo yung kalapate, ito nga nangyari, at naghintay pa muli ng 7 araw, at muling pinalipad ang kalapate sa labas na sasakyan. At ang kalapate nagbalik sa kanya ng dakong hapon, at narito may dalang isang dahong sariwa ng olibo sa tuka. Sa gayon ay napag-unawa ni Noah na bumuhupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pa muli siya ng 7 araw, o another 7 days. So yung after 7 days na yon, bumalik yung kalapate, may dala na siyang damo ng olibo. O yung pinakadahon ng olibo, pinakasuhay ng olibo. At naghintay pa siya muli ng 7 araw pa. So to confirm, so another 7 days na, 14 days na yon. 40 days plus 7, 47. Plus 7 days, so 54 days. Pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. So ibig sabihin, naglanding na yung kalapati. So safe na. At nangyari ng 141 ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. At inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumanaw siya, at narito sa ibabaw ng lupa ay tuyo na. At ang 2 buwan, ng 27 araw ng buwan, ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinabi, lumusad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa at ang iyong anak at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. So lumabas na kayo sa sasakyan, safe na. After 54 days yun. So, yung after 40 days na binusan niya yung bintana, tinignan niya muna ano ba ang sistema, ano ba ang senaryo. Marami bang virus, bakterya, dahil doon sa mga patay na mga tao, mga patay na mga hayop, at yung mga patay na mga puno. Ang sinuwerto dito, yung mga isda eh. Kasi tubig, eh yun ang bahay nila eh. So, marami, hindi naman tayo mga isda. Eh, ang tanong naman dito, may mga isda ba pag nakakain ng mga bangkay, mamatay sila? O lalakas pa sila. Sana kung puro janitor fish to, eh, no? O kaya mga vultures. So hindi natin alam yon. Ang importante, naging safe yung mga nasa sa dagat, sa mga tubig. Kasi yun ang bahay nila. So yun nga nangyari. So safe na. So to be safe, tama ang desisyon ng Wuhan na 55 days, yung buong araw ng kanilang pagtatapos ng lockdown. At tayo ngayon, kung mangyayari yung sa 30, hindi ko kasi alam kung saan ba nag-upisa to.
March 12 ba? March 13 ba? Hindi ko alam eh. Sinasabi nila 14 daw magtatapos eh. So another 14 days, hindi 28, eh 30. Sobra pa tayo, no? So sumobra pa tayo doon sa 54 days nga lang sa Bible, okay na eh. Ito, halos 56 days yata. Ang Wuhan, 55, eh tayo yata, magiging 56, ewan ko. Lalabas din sa dyaryo yan. Kung sino yung authority maglalabas niyang istorya. So ang gusto kong i-emphasize sa inyo dito, mga kapatid, na kailangan ng tulong ng presidente natin at ang nagabayan siya ng Diyos, tama ang desisyon. Tama na pinalitan yung pinuno. Tamang nawala itong si Nonoy. Babasahin ko sa inyo yun. Sa Daniel naman yun. Excuse me. Ito yung sinasabi sa Daniel. Si Daniel ay sumagot, Daniel 2, 20 to 23. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay nasa Kanya. So ang kapangyarihan lamang at ang karunungan, nasa Diyos lang yan, wala sa tao yan. So malibang ibigay ng Diyos ang kapangyarihan at karunungan sa tao, dun lang nagiging marunong at makapangyarihan ng tao. At Kanyang binabago ang mga panahon at ang kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makaalam ng unawa. So ang binibigyan ng Diyos ng karunungan, yung marunong na, yung may unawa na, sino? Mga anak ng Diyos. At yung mga taong nagpapakumbaba na lumalapit din sa Diyos, humihingi ng tulong. So iset aside natin yung karakter ni Duterte na palamura. Ang tignan natin ngayon, ano yung motive ng puso niya ngayon? Kaya siya ginabayan ng Diyos. Ang motive niya, alam nyo, is for the people. Alam mo, pag sinabing republic, a republic is governed by the people, the power resides in the people, of the people to the people. Yan ang republic. Pag sinabing republika, ang kailangan maghari, ang taong bayan, ang buong bansa. Hindi yung mga, nagkaroon lang sila ng authority kasi elected sila ng powers in authority. And powers and authority talaga is by the people. Yan ang republic. Eh ang Pilipinas, Republic of the Philippines yan. So ang nag-ahari talaga dito dapat, ang lahat ng mga tao. Ngayon, ibinoboto, yun ang ino-honor ngayon. Na authority, yung naiboto, yun ang republika. Nagkakaroon ng eleksyon. Sa Rome nga nung araw eh, dalawa ang namumuno eh. Darang dalawa ang ano, consul. Para hindi magkaanuan ng authority. Ngayon, republic yan eh. Style ng Rome nung araw, republic yan eh. Kaya ang government natin halos batay sa Rome eh. Halos Rome talaga ang pinagmulan ng sibilisasyon. So tuloy natin ha. At siya'y naghahayag ng malalim na lihim ng mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadilim at liwan at umatahang kasama niya. So alam ng Diyos na in the future event, magkakaroon ng ganito. Virus sa buong mundo. So kung ang pinuno mo, eh yung dating pinuno, naku, na-disgrasya Pilipinas. So kailangan palitan. So ito yung purpose ng Diyos, to preserve the holy. Ipipreserve niya ang bayan ng Diyos. Kasi nasa Pilipinas tayo, kaya ang passion natin ngayon, mga kapatid, huwag tayong titigil ng panalangin. Pray without ceasing, the battle is still going on. Two or three, mag-gathered kayo, mas maganda. Patuloy natin, patuloy ganapin yung 1 Timothy 2, 1 to 4. Babasahin ko uli yun, ha? Unang-una nga sa lahat ng mga bagay, inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. So bakit lahat ng mga tao? Kasi may mga tao sa ngayon na tinatawag na ng Diyos. Ginigising na sila. So may mga magsisisi dyan. Yun ang ipipray natin na generics. Ang Diyos ang nakakaalam nun. Ipagpipray natin, Panginoon, sino po ba yung ginigising nyo para magsisi, manampalataya at maibigay sa iyo? Kasi ang ipinagpipray lang na Panginoon, hindi naman ang sanlibutan eh. Yung ibinigay lang ng Ama sa Kanya. So yung ibibigay ng Ama sa Kanya ngayon, yun ang ipagpipray ng Panginoon. Pero magpipray muna ang Iglesia. Hihingi natin sa Ama, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ikaw ang nakakakilala sa lahat ng tao sa buong mundo. Kahit anong race yan, kahit anong nasyon, may mga tao diyang magsisisit mananampalataya na hinihingi po namin na bigyan mo ng karunungan, ng kaalaman, kaunawaan, makakilala sa iyo at makaalam ng katotohanan. So nasa ating mission ngayon yan eh.
itayo ngayon ang ginagamit ng Diyos para makatulong niya, para ma-harvest yung mga tao sa buong mundo. Kasi magkakaroon na ng harvest season na malapit na mag-rapture eh. So may mga tao na kukunin ng Diyos kasi sabi, meron ding nasa labas ng kawang kong ito, meron din ako mga ano kapatid na nasa labas ng kawang ito. Hindi natin alam yun. Kasi sa labas, ang Diyos ang magliligtas eh. Ililigtas ng Ama yan, hindi pa natin alam kung ilalagay sa iglesia, hindi natin alam yun. So that's the problem of God. Ang problema natin, tayong iglesia, pamumunuan ni Diyosuwa pakikipaglaban at tutulungan ng iglesia ang authority na itaas yung kamay ng ano, yung staff o yung tungkod. Pag sinabing tungkod kasi, ibig sabihin matanda na, puti na buhok, marami ng karanasan. Ano na to, makong na, hustler na to, marami ng dinaanan to, sanay na to sa giyera. Eto si Digo, ilan na ano yan eh. Ilang taon na rin naging pinuno yan, sanay na rin sa pamumuno yan. Tsaka wala na sa kanya yung motibo ng pera. Ang motibo na lang niya, sa history, maisulat siya sa libro, na siya yung presidente talaga. Ano na eh, kasi sabi nga sa Bible, eh, mas mabuti yung pangalan, mas maigi yung pangalan kaysa ano pa mang bagay. Yung prestige mo, yung pagkatao mo, yung ano kang naging presidente. Kasi susulat yan sa history, lahat eh. Ngayon tayo na susulat sa aklat, kaya sabi ni Moses, ng Diyos kay Moses, isulat mo sa aklat. So masusulat din tayo sa aklat ng buhay. Ano ba yung ginawa ng iglesia ng Palatio, ng bishopric ng Palatio, nung panahong subukan ko ang lahat ng tao sa buong mundo? Ano ba ginawa nito? Natulog ba itong mga ito nang humiga sa kama? O kada hihiga sa kama, nananalangit, naniniklood sa akin, na huwag pabayaan ng Pilipinas at ang buong mundo at lahat ng mga taong tatawagin ng Diyos at ililigtas tayo dito sa virus 19 na ito, sa COVID-19 na ito, katulad na naganap sa Israel. Diba? Kinakailangan talaga may dugo ng kordero na babalot doon sa buong sambahayan na yan para maproteksyonan ng Angel of Death. So dumadaan na ngayon yun ng Angel of Death. Hindi pa tayo tapos eh. Sa Wuhan, natapos na eh. Ewan ko sa Vietnam kung tapos na rin. So let's concern tayo dito sa Pilipinas. Malaki role na gagampanan natin. Basahin ko uli sa inyo ha. Unang-una sa lahat ng mga bagay, inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo mabuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayang. Ito'y mabutit na kakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. So ito daw ay napakabuti at nakakalugod sa Diyos. So, kinalulugdan tayo ngayon ng Diyos kung gagampanan natin to. Ito'y patuloy na walang tigil. Pray without ceasing to eh. In everything, give thanks for this is the will of God. And pray without ceasing, manalangin kayo lahat ng uri ng panalangin sa Espiritu. Kasi pwede tayo manalangin sa Espiritu, manalangin sa pag-iisip. Binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan, ng karunungan at kaunawa na alamin at malaman natin kung ano gagawin natin. At bilang pinuno ng iglesia, malaki responsibility kong pangalagaan kayo. At nangangako naman ako sa inyo, mga kapatid, sa mata ng Diyos na till death do us part. Hindi ko kayo pababayaan kahit sino sa inyo. At meron na tayong barikada. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Matindi yung barikada na yun, yung Ministry of Health. Hindi kayang buwagin yun. Baka nga, wala pang ma-help tayo dahil walang mga kailangan ng help. Yung Ministry of Prayer, nandun tayo ngayon. Hindi tayo aalis dyan, magpapatuloy tayo dyan. Patuloy at patuloy tayong gagawa sa panalangin. When two or three are gathered in my name, there I am in the midst of them. So kung dalawa o tatlo sa lupa ang mananalangin at hihingi ng isang bagay, siguradong gagampanan ng Diyos yun. Matthew 18:20 ba yun? Umpisahan natin sa ano ha? Sa 18 to 20. Matthew 18 to 20. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Merong istoryang naganap dyan kay Peter. Babasahin ko yung istorya na sa inyo yung mamaya. Yung istorya na yun na nakalagan si Peter, nakakulong to eh. Pinakawalan si Peter eh. So ibig sabihin, natatali ngayon tayo sa virus, COVID virus. Tinatalian ngayon ng demonyo ang buong mundo eh. Pumukuha siya ng mabibiktima niya, napapatayin niya eh. So hindi mananalo ang demonyo. Kasi may kapangyarihan tayong pakawalan sa pamamagitan ng panalangin. Ang natatalian. Muling sinabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, gagawin sa kanila ng aking ama na nasa langit.
sapagkat kung saan nakakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. So sure bull yun. Nakakatiyak ngayon tayo na kung dalawa o tatlo, ay higit pa tayo sa dalawa o tatlo. Tingnan nyo yung tumulong kay Moses. Dalawa yun eh. Si Aaron at saka si Hur. Ang pinuno na si Aaron na may staff din na authority at si Hur na nagre-represent ng iglesia. Mga members. Kasi si Hur, member lang yun ng Israel eh. Pero si Aaron, authority yun eh. High priest siya. Tinalaga siyang saserdote. So may kapangyarihan. Ang kinatulong doon sa authority para pakikipaglaban. Kasi may instrument gagamitin sa paglaban eh. Si Joshua ginamit ng Diyos eh. Yung leader ng iglesia. Ano ituturo kay Joshua ang gagawin? Katulad ng istorya ng Wall of Jericho, di ba? Minsan, pag-aaralan natin yung Wall of Jericho. Kasi ang natatandaan ko lang dyan, hindi ko pa nababase. Nung manalangin si Joshua sa Diyos na, Panginoon, mayroong barrier eh. Paano kami dadaan dyan? Binigyan ng revelation si Joshua na ang pakikipaglabang gagawin ng Israel ay sa pamamagitan ng paraan ng Diyos. Sabi niyang Diyos kay Joshua, kumuha ka ng 7 saserdote na madadalin yung Ark of the Covenant. 6 days kayong iikot dyan. Iikot lang yung 7 saserdote na may hawak na tawag doon, ram horns. O yung, ano tawag sa ganun, yung sungay ng ram. Ibuablo yun sa 7 days eh. Iikot lang kayo dyan. Iikot lang, tahimik, walang gagawin, iikot lang. Iikot lang hanggang 6 na ikot. Pagkatapos, sa ikapitong ikot o sa ikapitong araw, 7 beses iikot sa ikapitong araw. Kaya kapag dumating na yung ikapitong araw, at 7 rin yun, 7 yung saserdote, 7 yung araw, number ko yun, 7. Iikot ng 7 araw, at sa 7 araw, iikot ng 7 araw, at pagkatapos pag-ikot sa ikapito, sisigaw ang buong bayan ng Israel. Magsisigawan sila at patutunugin nila yung kanilang mga pakakak na matindi. Pagkatapos doon, platen yung Wall of Jericho, papatayin na ngayon nila ang lahat ng tao doon, matanda, bata, oxen, hayop, lahat. Yun ang utos ng Diyos. Ang ibig sabihin naman, no, kaya't pinapapatay ng Diyos lahat, lahat ng kalaban natin o masamang espiritu, wala ka ititira. Yun yung purpose, no, kaya sabi, bata, matanda, hayop, kahit anong hayop na may buhay, patayin lahat yan. Pero dun sa panahon na yun, si Rahab, tandaan natin, nagpadala ng spy si Moses, di ba? Si Joshua. Or Moses, si Moses, nagpadala ng spy. Dalawa. Hindi sinabi doon kung sino pangalan ng spy na yun eh. Binasa ko nga, hindi walang pangalan eh. Basta nandun, younger eh. Sabihin, binata, malakas to. Nasa kalakasan. Mga poji ito. So, yun ngayon, nakita ni Rahab na prostitute. Noona, maaaring napugihan. Eh, pero ang purpose niya, naudyukan siya ng Diyos na, ano eh, itago eh. Proteksyonan yung mga spy eh, yung mga sugo ng Diyos eh. O diba, nung iniligtas ni Rahab yun, naligtas yung dalakabalik. So, nakita ngayon nila, napag-aralan nila yung ano, yung place. Kasi ang pinakamaganda sa labanan, espionage muna, ay Mossad. Espiya muna, pag-aralan natin, ano ba yung loob? Saan ba nakalagay yung mga artilleries? Saan ba nakalagay yung lagayan ng mga machine gun nila, yung mga kanyon nila? Saan nakalagay? Saan nakalagay yung pinuno? Saan ba nakatalagay? Aalamin mo lahat yan eh. So kukunin mo yung statistics niyan eh. O, so ayun, sumadali sila, ganun na nga. Kaya nung bumagsak yung platen eh, baksak yung Wall of Jericho. Napasok nila ngayon, ang iniligtas nila, si Rahab at ang lahat ng kasama ni Rahab. Take note ha, si Rahab at ang lahat ng kasama ni Rahab. Bakit? Naglagay din ng dugo eh. Ang instruction ng Diyos kay Rahab, sige, pagpasok namin dito, kapag iginiba na ng Diyos ang pader, papasok ang bayan ng Israel, papatayin lahat ng nandito. Para hindi kayo mamatay, i-spare kayo, kinakailangan merong scarlet. Ibig sabihin, yung mapulang-mapula. Mapulang-mapulang sinyalis. Eh, ang pwedeng magtagal doon, yung mga telang pulang-pula, itali mo yun doon sa hamba ng poste nila doon. So, yun ang instruction ngayon ng spy kay Joshua. Pagpasok natin doon, meron kami nakakausap. O, yun din ang instruction ni Joshua. Sige, kapag bumagsak na yan Jericho at papatayin natin silang lahat, yung makikita kayong scarlet o senyas na pulang-pula, hindi natin alam kung ano ginamit doon. Telang pulang-pula ba yun? Rubber bang pulang-pula? Kasi kung basta pula lang na mawawala, eh paano, ano, diba? So, kailangan medyo magtatagal yung pagkapula. May sinyalis, may sign kung sino yung i-spare. Dugo ni Kristo. O, ganun din yung Passover. Ganun din ngayon. Dumadaan yung Angel of Death, ibabaksak ang Wall of Jericho eh. Aalisin na lahat ng virus, malapit na eh. After April 30,
sana loobin na ng Diyos na maalis na yan, makalabas na tayo. Naging normal na buhay ng mga taga-Luzon. So mga kapatid, so ayan yung mga mensahe sa atin ng Panginoon. Babasahin ko muna yung kung paano nanalangin ng iglesia at pinakawalan si Pedro. Nagulat si Rode. Nasa labas si Pedro? Eh, nakakulong eh. Basahin muna natin yun. Acts 12, 5 to 12, basahin natin. Kaya nga si Pedro iningatan sa bilangguan, dadapuat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa kanya. So, ang maningas na panalangin natin, patungkol dun sa pakakawalan natin. So, ang kailangang hingin natin, bigyan ng katalinuhan si Duterte dahil siya yung pinuno eh. Kung ano decision niya, wala naman makakakontra dyan eh. Siya yung prime and foremost na ipagpe-pray natin unang-una si Duterte. Na makakawala si Duterte sa maling yung udyok ng demonyo sa kanya. Yung udyok ng Diyos ang kailangan makuha niya. Kasi hindi natin alam, baka sa bandang huli, maging Kristiyano din si Duterte, di ba? So, par sa ngayon, ginagamit siya ng Diyos eh. Okay yun, para sa atin yun, sa kapakanan natin. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi rin yaon, natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal na nagapos ng dalawang tanikala at ang mga bantay sa harapan ng pinto ay nangabantay ng bilangguan. At narito tumayo sa tabi ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid ng kulungan. At tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinabi, magbaon kang madali, magbangon kang madali at mga laglag ang mga tanikala ng kanyang kamay. Pero eh, noong araw, alam nyo ha, yung mga tanikala na yun, matitiba yun. Eh, wala namang welding nung araw, puro rimachi yun eh. Bakal sa bakal ng rimachi nung matibay na matibay yun. Tsaka hindi ka basta makakakawala dun. At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka, itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya at sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginagawa ng anghel kundi isip na'y nakakita siya ng isang pangitain. So hindi pa masure ni Pedro, ano ba to? Ako ba'y nananaginip ba to? Ano ba ito? Totoo ba to? Hindi pa niya alam na totoo to eh. Siyempre, on that time na nagagana, eh pero makakita ka ba naman ng anghel na nagliliwanag? Diba, it's either matakot ka, magulantang ka, o mabigla ka eh, diba? At ng kanilang maraanan na ang una at ang ikalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan. Nakusang nabuksan sa kanila, kita mo ang kapangyarihan, hindi na kailangan buksan eh, ang anghel eh. Inuutusan lang eh, open, close. At nagpatuloy sa isang lansangan at pagdaka himiwalay na sa kanya ang anghel. At nang si Pedro'y pagsaulian ng isip, natauhan si Pedro, bumaba na yung tama niya. Ay kanya sinabi, ngayon nalalaman ko sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel. At inilitas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bahay ng mga Hudyo. So, doon niya na realize na umalis na yung anghel. Wala na eh. Wala na siya nakita. Aba, nasa labas ako ha. Totoo. Ako pala'y nakaligtas. At nang siya'y makapagnilay-nilay na, naparoon siya sa bahay pamagat na Marcos na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon na nagsisipanalangin. So, take note ha. Maraming nananalangin kay Pedro para pakawalan. Makakawala. Maraming nagpe-pray, ang buong iglesia. So ang hinihingi sa atin, lahat tayo, buong iglesia, kahit nasa bahay-bahay tayo, nakapagkumpleto nga tayo, we are gathered together sa Zoom, eh, di ba? Di ba nabuo tayong lahat electronically? Although nabubuo naman tayo dito, spiritually, iisang espiritu kumikilo sa atin, nananalangin tayong lahat sa bahay-bahay natin, sa kama natin, sa upuan natin, kung saan ka man mapuesto, kung saan ka man nananalangin. At nang siya tumukto sa pintuan daan, ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nagngangalang Rhoda. Akala ko si Dorcas, si Dorcas pala, yun yung patay na binuhay. Si Rhoda. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa'y hindi siya binuksan ng pintuan. Pati itong si Rhoda na mangha eh. Nakalimot din eh. Kundi nagtatakbo sa loob at pinagbigailan na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. Tumakbong bigla, imbis na buksan niya yung pintuan, tumakbo doon sa loob eh. Nandiyan si Pedro. At sa kanila sinabi sa kanya, nauulol ka ba? Basag ka rin ba? Para bang mga nadurog eh. Dadapat buong tiwala niyang pinatunayan na gayon nga at kanya sinabi na yung kanyang anghel. Dadapat na natili si Pedro ng pagtuktok
So hindi, nakatayo pa rin si Pedro, hindi siya binubuksan. Tuktok pa rin ang tuktok eh. At nang kanilang buksan eh, nakita nila sila'y namangha. Nakakamangha talaga noon, biruin mo, gumagamit ng anghel noon eh. Eh ngayon, wala na. It's either na, pwede pa rin. Nasa kamay pa rin ng Diyos kung gusto niya gumamit ng anghel kasi ministering angels yun eh. Ang sigurado tayo, anghel pa rin ang ginagamit niya pero hindi natin nakikita. Napakaraming anghel sa ating umiikot pero hindi natin nakikita. Psalm 37:34 ba yun? Tignan natin ha. O 34:7. Tignan muna natin sa 34. O tama, 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng natatakot siya at ipinagsasanggalang sila. So ito ang nakakasiguro tayo ngayon. Sabi sa Hebrews 1:14 yun eh. Basahin natin. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? So hindi kita, espiritu. Na mga sinugo upang magsipaglingkod sa pakinagwaan, nagmagmamana ng kaligtasan. So makikinabang lang dito yung magmamana ng kaligtasan. So sa lahat ng buong mundo, hindi natin alam sino ba magmamana ng kaligtasan sa mga, yun na yung pagpe-pray natin. Simple lang, generic yun. Panginoon, meron pong magmamana din ng kaligtasan na bibigyan, hindi namin kilala. Ikaw ang nakakakilala. Kung paano mo kami tinawag din, hindi natin alam kung sino nag-pray din sa atin, di ba? Para din ginan Diyos yun, kinakailangan kasi mag-pray. Kahit alam na ng Diyos sa isang bagay, gusto niya mag-pray. Bakit? Gusto niya maging Diyos talaga siya sa atin. Hihingi tayo ng tulong. Ang Panginoong Jesus, bakit nagpe-pray pa? Buong kapuspusan na ng Diyos, nasa kanya na. Bakit nagpe-pray pa siya? Kasi tao siya nun eh. Naging tao siya eh. So kailangan mag-pray ng tao. Ang nagpe-pray nga, di ba? Patuloy na nagpe-pray ang Panginoong Jesus sa atin. So ganun din eh. Kapag may tinawag na ang Ama sa mga maliligtas dyan, isasama na niya ngayon. Hindi natin alam kung sa isasamang iglesia. Basta ang alam natin, naging instrumento tayo sa panalangin. Yun ang pinaka-importanting gaganapin ng iglesia sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen!